Tatlong tips para makatipid kayo sa pagpapagawa ng inyong kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and pag-uusapan natin paano ba kayo makakatipid. So for sure kung napanood na ninyo yung mga video ko before, I hope nakatipid na rin kayo, no? Kasi yun, nagbibigay naman ako ng mga information at kung paano ginagawa yung mga nire-replace natin. Baka meron na kayong kahit papano isa or dalawa na na-DIY. Pero yun, what if sabihin na natin kayo ay magpapagawa na sa isang mechanic dahil nga kulang kayo sa gamit or hindi nyo talaga siya kayang gawin. So yun, yun yung pag-uusapan natin ngayon, no? So magbibigay ako ng tatlong tip para makatipid kayo. Okay, so number one na tip ko sa inyo para makatipid kayo sa pagpapagawa ng kotse ay maghanap kayo ng trusted mechanic or trusted na shop na gagawa ng inyong kotse. Kumbaga, syempre, sila yung sisingil sa inyo ng labor. So, sana hindi ganun mahal yung labor nila at maayos nilang gagawin yung inyong sasakyan. So, yun yung number one tip. And number two, na related dun sa trusted mechanic ninyo or shop. And number two, sana yung makukuha ninyong shop or mechanic ay okay sa kanila na ikaw yung bibili ng component. Okay, or yung sirang item. Kasi hindi naman sa pagano, there was a time na pinapatungan din nila ng presyo yung item na kung sila ang bibili. Well, minsan okay naman yung price na pinapatong nila, pero minsan na-overprice nila. So, hindi ko na maano yan, ano. Pero ako, personally, yung way back then, nung sabihin natin wala pa akong masyadong gamit, ang ano ko dun sa trusted mechanic ko or trusted shop ko, is ako yung bumibili ng mga component. Kumbaga, yun, pwedeng ako na yung bibili nung, halimbawa, nasira yung clutch ko, ako na yung bibili dun sa mismong kasa. Then, pagdating ko sa talyer, daladala ko na. At i-install na lang nila. Actually, may mga shop or may mga talyer or mechanic na okay sa kanila yung ganung setup. Kasi nga, sabihin na natin, instant money na sa kanila yun. Kasi, yun nga, halimbawa na lang, sabihin na natin kung sila pa yung magbibili ng component, dadali mo din yung sasakyan, i-analyze pa nila, then all of a sudden, magpapatakbo pa sila ng tao, then babalik yung tao, i-install nila. There was a time na inaabot ng isang buong araw yung isang trabaho lang. Unlike nung nandun ka na, i-install na lang nila, posibleng kalahating araw o less than 2 to 3 hours lang, tapos na yung trabaho. At pera na sa kanila yon. So, yun mga paps, no? So yun, sana makahanap kayo ng shop na okay sa kanila na ikaw yung bibili ng component. Pero syempre, sabihin na natin para maano ninyo kung ano ba yung component na dapat bili nila, dapat syempre, you do some research. Okay, so ngayon, sobrang dali na maghanap ng mga information, ano, sa social media, sa group, pwede kayong magtanong sa mga group, and pwede rin kayong magtanong sa mga content creator kung ano yung posibleng problema at ano yung posibleng palitan, no? So at least, malaki na yung idea ninyo. Unlike before siguro na wala pa masyadong internet, so medyo mahirap kumuha ng information. Pero ngayon, sobrang wide na ng information. Kaya pwede kong sabihin na pag dala-dala niya ng component, ito, install mo. So, at least pera na, di ba? So, yun. Yun yung ano. And pangatlo, na mabibigay ko sa inyong tip, no? Para makatipid kayo sa pagpapagawa ng kotse. Tignan nyo yung mga component na may kamag-anak. Halimbawa na lang, sinabi nung isang inyong trusted mechanic o sirain shock mo. Ngayon, hanapin mo kung ano yung pwede nyo pang palitan na kasabay nun na magiging isa lang yung labor. Yun, kasi nga, sabihin natin, halimbawa, clutch. Okay, manipis na yung clutch disc. Disc lang yung problema. Pero, ang problema, paano kung bumigay yung bearing? So, mas maganda, isabay mo na. Okay? So, yun yung ano, yun yung isang tip sa inyo dyan, no? Kumbaga, tignan na yan, bawa, shock. So, ngayon, dahil tatanggalin yung shock, pag binaklas naman yung shock, tinanggal yung spring, ando yung shock mounting. So, sabay nyo na rin shock mounting. Kumbaga, para at least iisa lang yung labor. Kumbaga, yun, minsan kasi, minsan marami akong nakikita sa social media, nagre-reklamo sila na ang mahal-mahal daw nung singil, ang dami-dami PS ang pinalitan. Minsan kasi may mga pagkakataon, yung mga mechanic, minsan nananamantalan na lang din. Minsan naman, talagang sira na kasi nga, yun nga, may mga component na magkakamag-anak. Okay, mga paps, no? So, yun. Yun, so number one, hanap yung trusted mechanic. And number two, sana kayo na yung bumili ng component
And number 3, kung meron kayo nakitang mga parts na may magkakamag-anak, sabay-sabay nyo na siyang palitan para iisa na lang yung labor. So yun yung mga tip na maibibigay ko sa inyo para makatipid kayo sa pagpapagawa ng inyong kotse. So yun, sana may natutunan kayo, no? At sana may nakuha rin kayong information with regards dito. At yun, sana nakatipid kayo sa mga videong pinopost ko sa social media o dito sa YouTube natin, no? At yun, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.